Ilang beses mo na bang naranasan ang pait ng pagkabigo? Yung halos maya ka na lang sa sobrang dami ng damo, kahit nakapag-spray ka naman ng herbicide. Alam mo ba na ang damo ang dahilan na up to 50% ng pagkalugi o pagkawala ng ani ng maraming palay growers? Pero hindi na yan mangyayari kung susundin mo ang bawat hakbang dito sa ating episode. Ka-farmer, panoorin mo hanggang dulo ang video na to dahil ibubunyag ko ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng halos lahat ng farmers pagdating sa herbicide. Hello ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nakaraang episode ay pinakita ko sa inyo ang pag-a-apply natin ng urea, ang 4600. Ito ay napakahalaga sa paglago ng palay upang hindi maunahan ng damo. At sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ko sinusugpo ang mga damo sa palayan. Ano ang tamang araw na dapat na mag-apply ng herbicide after the day of broadcasting. Kaya, huwag mong hayaang maksaya ang investment mo. Kung may mga kakilala ka na farmer na nagkakaproblema rin pagdating sa damo, ishare mo ito sa kanya dahil maaaring ito na ang sagot sa kanyang tanong na matagal nang iniisip. At kapag nagustuhan mo ang episode natin na to, ay pakilike naman at gagawa pa tayo ng susunod na makabulo ang episode. Kaya kung interesado ka sa ganitong mga content, mag-subscribe ka na upang masundan mo ang bawat episode ng Palay series natin. Thank you mga ka-farmer sa inyong panunod. Tara, simulan na natin. Sa ating palayan, ang damong parang multo ayaw talagang mamatay at bigla na lang tumutubo ulit. Ngayon ay gusto pang daganan ang bawat puno ng ating palay. Parang isang kontrabida na sumisira sa pangarap nating mga magsasaka. Para sa atin, ang damo ay hindi lang sakit sa ulo. Ito ay sakit din sa ating busa at masakit din sa matang tingnan ang palay na nalulunod sa gitna ng damo. Kaya humanda ka na dahil ngayon, dudurugin natin ang damong ligaw na yan. Dahil ang pinakamalupit na sikreto para sa malinis at walang damong palayan, ibubunyag natin dito sa DDT Nature Farm Herbicide Masterclass. Or barn gardener ka man o may malaking sakahan, ang problema sa damo ay problema ng lahat, pero sa solusyong ito, babaguhin natin ang iyong pananaw pagdating sa paglaban sa damo, anuman ang laki ng iyong taniman. July 10, 2025, nagsabog-tanim tayo ng Thailand variety. Bali, 2.5 months lang ito at harvest na. Sa kasabay na araw ay nag-spray naman tayo sa gilid, paikot sa palayan at sa mga pilapil ng garap. At nispray natin dahil ito ang ating mabagsik na panlaban para sa mabilis na gumagapang na paragras at mga damo, mga maliit na kahoy, mga hagunoy at iba pa. Ito kasi ang pinagmumugaran ng insekto sa araw at lumilipat sila ng palayan pagdating sa gabi. Kapag may spray tayo ng herbicide at mamatay ang mga damo, ay wala ni silang tataguan. 4 na araw matapos yon, nag-spray tayo ng sulfit bilang pagkontrol sa mga damo. Ang supit ang ating unang depensa sa ating palayan. At ngayon, 20 days na ang palay, sinundan na natin ng 2,4-D, ang ating finishing blow laban sa mga late emerging na damo o mga damong huling tumubo. Ito ay hindi basta-basta pag-spray lang ka-farmer. Ito ay isang strategy na pinag-aaralan, pinagsisikapan, pinag-iisipan para makakuha tayo ng magandang ani. Pero tandaan natin na ang kaalaman at kaligtasan pa rin ang ating pinakapangunahing sandata. Ngayon, pag-usapan natin ang kontrabida na paragras. Ang damong napakabilis kumalat, parang epidemya. Huwag mo itong babaliwalain dahil kaya nitong lunurin ang palay mo sa maikling panahon. Mabilis itong tumubo at mahirap araruhin dahil sa mayabong na dahon at makapal na ugat ng mga ito. Dahil marami dito sa amin, kaya ginagamitan ko ng garap. Nag-spray ako nito nung panahon din na nagsabog ng palay para mapatay ang damo sa palibot ng kahon. At kapag may natira pa, ay ulitan ko ito pagdating ng 15 days after transplanting. Ang garap kasi ay isang water-soluble herbicide na pumapatay ng mga perennial grasses, mga broadleaf weeds o malalapad ang dahon at mga sedges. May active ingredients itong glyphosate, nakabilang sa group 9 na herbicide at ito ang ating gagamitin. Pero ka-farmer, sa sobrang bilis na pag-apang nito, minsan di mo mamamalayan, lumalampas na sa tanim mo, kaya't kailangan mo nang maging mabilis at timing. Ingatan natin na huwag matamaan ang
ng garab ang palay dahil mamamatay ito. At huwag ding makontaminate ang mga kanal dahil patay ang mga isda o mga tilapia na dito ay lumalangoy. Ilang araw pa lang matapos magsabog tanim ay siguradong may sasabay ng tutubo ng mga damo sa gilid ng mga bagong sabog na butil ng palay. Kaya kapag hindi natin ito makontrol, nanganganib na agad ang ating ani, baka mauwi sa masukal na palayan. Ano ang pwedeng solusyon? Pwede nating patubigan at patuyuin kada dalawang araw ang mga kahon upang malunod sa tubig ang mga tutubo pa lang na damo. Pero kung hindi mo ito kayang gawin dahil sa dami ng trabaho, ay pwede kang gumamit ng mga pre-emergent na mga herbicide. Marami ito sa mga suking agri-store. Ang ginamit ko ay Sofit. Ito ay ang ating pre-emergent herbicide na pang-control sa mga damo, sedges at broadleaves sa ating mga sabog tanim. May active ingredients itong pre-tilacron Grow 15 herbicide na ina-apply bago pa man tumubo ang damo. Ligtas ito sa palay basta't tama ang paggamit. Maglagay lang ng 10 hanggang 15 tablespoon per 16 liters ng knapsack sprayer. Gumamit din ng malinis na tubig upang hindi mapiktuan ang herbicide. Madalas kasi, delikado ang paggamit ng tubig na hindi malinis. Baka may mga halong ibang mga chemicals na kung saan magpapaiba sa ating herbicide. At kung marumi naman, ito ay magbabara sa ating nozzle na mahirapan tayo mag-spray. Kaya iwasan din nating makontaminate ang ilog o kanal habang kumukuha tayo ng tubig na ilalagay sa ating sprayer dahil mamatay ang mga isda dito. May mga malaking pagkakamali na halos lahat ng farmer grower pagdating sa paggamit ng herbicide. Akala nila, basta herbicide okay na. Pero ang Sofit ay may pinaka-critical na timing. Kung palpa ka dito, aksaya lang ang pira mo. Ang tamang panahon para maging 100% epektibo ito ay apply sa palayan day 3 hanggang day 5 pagkatapos sabog tanim o last soil preparation. Walang labis, walang kulang. Kapag lumampas na sa mga araw na ito, ay mapapagod ka lang at magsusunog ng pira. Katulad ng Sofit na isang pre-emergent herbicide, epektibo lang ito sa pagbitak pa lang ng buto ng damo. Kapag tumubo na, ay huwag na itong gamitin. Isa pa, bago tayo mag-spray ay tiyakin na maganda ang panahon at walang inaasang ulan sa mga susunod na 3 hanggang 6 na oras. Dahil kapag inulan, sayang naman. Isa pa, mag-spray tayo sa umaga kapag hindi pa mainit ang araw o kaya naman sa bandang hapon. Dahil kapag mainit ang araw, bulat tayo lang Sofit at mag-evaporate lang ito. Kahit anong mga gamot, herbicide, insecticide, fungicide, kapag nag-spray tayo ng mainit, ang maito ay volatile. Ibig sabihin, mas mag-evaporate ito kaysa naman sa ma-absorb ng ating mga damo o ng halaman. Kaya masasayang herbicide mo at pagod at hindi pa 100% na effective. Marahil minsan itinatanong mo kung pwede bang isabay ang foliar o insecticide. Ang sagot ka, farmer, ay hindi. Dahil hindi natin pwedeng isama sa herbicide ang mga foliar o ang mga insecticide dahil magbabago ang pH level at epekto ng herbicide na inispray natin. Isa-isa lang, ka-farmer, para sigurado ang epekto. Ngayon, malalaki na ang mga palay natin dahil 20 days na ito matapos ng sabog tanim. Kung may mga tumubo pa pagkatapos na gumamit tayo ng Sofit, ay kailangan pa rin nating kontrolin ang mga damo na ito. Ito ay malaking balakid pa rin sa ating mga palay at makikipag-agawan sa sustansya, sa sikat ng araw, sa space, sa tubig at sa katagalan ay tatalunin na niya ang palay at magiging sanhi ito ng bawasani. Huwag tayong papayag at gamitin natin ang post-emergence herbicide. Pwede natin gamitin dito ay ang 2,4-D para tapusin ang mga huling tumubong mga damo. Ito ay ang ating finishing blow. Ito ang ating herbicide na pang-control sa mga sedges at broadleaves. Weeds. Ginagamit ito bilang post-emergence herbicide. At dapat ang mga damo ay mayroong 2 hanggang 6 na dahon pa lang. At ang palay ay at least 20 days tulad nito. Ito ay nasa saktong panahon din dahil nagsisimula na itong magsuhi. Ang iba ay nag-spray ng 14 days pa lang para daw mamatay ang damo dahil maliliit pa. Ito ay napakalaking pagkakamali
dahil siguradong may stress ang palay dahil napakabata pa nito at maaaring mahinto ng panandalian ng pagkalaki o kapag nasubrahan pa ng delusion rate kung medyo matapang ang pagkakatimpla. Ginagawa ito ng iba dahil ang gusto nila matapang ang timpla. Kaya minsan, naninilaw ang mga dahon ng palay. Sunog sa herbicide dahil masyado pang bata ang palay at maliit pa ang damo para sa 2,4-D. Kaya sundin natin ang delusion rate. Bago tayo mag-spray, sigurado hindi nating patuyuin ang mga kahon at walang tubig upang hindi malusaw ang gamot at sumama sa tubig. Mas maganda ang gamot ay tatama talaga sa mga puno ng mga damo. Pagdating naman sa pag-spray nito, ang iba ay hinahaluan ng fungicide, ng foliar o ng insecticide ng 2,4-D para isang sprayhan lang daw, tipid sa trabaho, tipid sa oras. Akala nila pwede itong isabay sa insecticide at foliar. Ito ang pinakadelikadong pagkakamali. Kapag hinaluan mo ito ng insecticide o ng foliar, magkakaroon ito ng chemical reaction. Magiging dahilan ng hindi epektibong gamot. Kaya ang resulta, stress ang palay, lalo na kung mainit ang panahon. Maaring maapektuhan pa ang bunga at masunog ang iyong pinaghirapang tanim. Tanong ng ilang mga farmer, may masama bang epekto ang 2,4-D sa palay? Ang tamang sagot dyan ay oo. Lalo na sa mainit na oras, iwasan ang over-application o yung sobra yung delusion rate. Kailangan siguraduhin natin tama lang yung pagkakatimpla natin. Dahil bawat gamot na ilalagay natin dito ay napaka mahal at napaka-importanting magamit ito sa tama. Kaya ka-farmer, bukod sa supit at 2,4-D, ano pang mga secret weapon mo laban sa mga damo? May tips ka ba na gustong ibahagi sa ating komunidad? Share mo na yan sa comment section at pag-usapan natin. Kinabukasan, matapos nating mag-spray ng 2,4-D ay sasarhanan natin ang kahon upang malunod na ng tuluyan madamong tinamaan ng 2,4-D. Maghihintay naman tayo ng 3 araw upang patuyuan ito at susundan natin ang pag-apply ng insecticide, ng foliar at ng abono. Ipapakita natin lahat ng yan sa mga susunod na episode. Kaya abangan mo yan. Narito na ang mga common mistakes. Number 1, timing sa pag-spray. Ang tamang pag-spray ng herbicide ay may mga nakalagay sa kanilang label na dapat nating sundan. Kaso ang nangyayari, may mga farmer tayo na nauna sa pitsa ng pag-spray. Akala nila mas maga, mas maganda. Pero ang resulta, hindi effective dahil di pa nga sumisibol ang mga seeds ng damo. Dahil ang in-spray kapag gumamit ng mga pre-emergent herbicide. O kaya naman masyadong late sa pag-spray. Kaya ang resulta, hindi na kayang patayin ang damo. Pangalawa, paghahalo. Pangalawa, maraming farmer ang nagkakaproblema sa paghalo ng mga herbicides at chemicals. Ang iba kasi sabay-sabay na ang foliar, fungicide at herbicide. Ang akala nila nakakatipid sila sa oras at pagod, pero ang totoo, aksaya sa tira at oras. At ang resulta, hindi epektibo. At pangatlo, may mga nag-a-apply ng matabang para makatipid ng gamot, pero hindi naman namamatay ang damo. At mayroon naman nag-a-apply ng matapang ang gamot. Ang nangyayari, patay ang damo, naninilaw naman ng dahon. Kaya naman, sunog ang dahon ng palay. Kaya dapat nasa tamang delusion rate lang. At ito ay mababasa natin sa kanyang label. Yun ang susundan natin. At pangapat, mali ang paggamit ng herbicide o maling herbicide ang ginamit. Mayroon tayong iba't ibang herbicide. May pre-emergent, may post-emergent. Ang pre-emergent ay dapat ay hindi pa sumisibol. Kung baga ang binhi o ang seeds ng damo ay nagbitak pa lang. So kaya yon pre-emergent, nasa 3 to 5 days kailangan makapag-apply ka na. At kapag lumampas ka dyan, sigurado hindi na yan epektibo. At mayroon namang katulad ng 2,4-D na ito ay nasa post-emergence, nasa
18 to 20 days ay dapat na spray na natin. So, yun ang minsan mali ang kanilang nagagamit sa halip na ang supit ay gamitin nila na sa pre-emergent, minsan lampas na sa araw. Kaya minsan, ang resulta sa palay, stress. Lalo na kung mainit ang panahon. Ang mga damong akala mo ay patay na. Nakabango na naman. Pero hindi na yan mangyari sa iyo mga ka-farmer. Dahil binanggit ko na sa iyo lahat ng mga common mistakes. Kaya sa susunod na mag-spray ka na ng herbicide, huwag mo nang hahaluin. Hahaluan ng insecticide, pupulyar ang iyong herbicide upang hindi magkaroon ng chemical reaction. Pangalawa, pwede mong palampasin muna ng 3 to 5 na araw pagkatapos mag-spray ng forced emergence na herbicide bago ka mag-apply ng foliar or insecticide. Mas mainam din na basahin ang kanyang compatibility ng insecticide sa insecticide level. Sumunod ay gumamit tayo ng malinis na tubig, sundin ang dilution rate ng mga herbicide at insecticide upang hindi ma-overdose. Ngayon, wala nang damong mamamayani sa sakahan mo. Imagine ka, farmer, ang payapa at sagana mong palayan. Yan ang kayang ibigay ng tamang kalaman. Hindi na lang ito tungkol sa herbicide, ka-farmer. Ito ay tungkol sa bagong kalaman para sa ating bukid at para sa ating pamilya. Ngayon, alam mo na ang mga sikreto sa pagpuksa ng damo. Pero ka-farmer, hindi pa tapos ang ating journey. Sa susunod nating episode, abangan mo ang ikalawang application natin ng fertilizer. Anong fertilizer? Anong ang akma? At bakit? Ganon din, paano i-control ang tubig, ang foliar application at iba pa. Kaya kung nagkamali ka man sa una, huwag kang mag-alala ka, farmer. Nandito ang DDT Nature Farm para itama ang mga pagkakamaling iyan. Ang kaalaman ang ating pinakamabisang sandata. Hindi mo pa napapanood ang pagsabog ng tanim, ang pagsabog tanim natin at ang pag-apply ng abono ay pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to. Ka-farmer, kung marami kang natutunan at handa ka ng gawing malinis ang iyong bukid, don't forget to like ang video na to. Comment ka naman sa ibaba kung ano ang pinakamalaking problema mo sa damo at ano ang iyong secret weapon. At syempre, mag-subscribe ka na sa DDT Nature Farm para sa maraming kaalaman na magpa-upload sa iyo. Thank you for watching and happy farming! Nagtagumpay ka ba gamit ang mga tips na ito? I-share mo ito sa iyong story sa Facebook group ng mga ka-farmer mo. At sabihin mo na kung saan natutunan ito. Use the hashtags DDT Nature Farm Solution. Happy farming!